What's up mga sir? Good morning. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. And welcome back again to my channel. So, ayan, meron tayong Siyado matagal. Vlog today, ayan, wala lang, simpleng vlog lang. So ngayon, magpapagawa tayo or magpapa-install tayo. First time nating magpa-install ng accessories dito kay NK natin. Ayan. So ngayon, magpapalagay tayo ng mini driving light sa may Vincitec. Vincitec or Vincitec? Vincitec. Sa may magsaysay para doon tayo magpa-install ng mini driving light. Ayan. So nagtanong na ako doon kanina. So sabi ko babalik na lang ako para magpalagay. Then tingnan natin kung may installan tayo ngayon. So ang ilalagay pala dito is yung mini driving light version 5 ata, yun yung nakita ko. Plano ko nang magpalagay nung ganun, actually matagal na naman. Kaso nga lang nag-aalanganin akong ipagalaw yung wiring nitong NK ko. Dahil medyo malayo yung kasa dito sa Bicol. Kasi taga Bicol ako eh. Although meron naman dito mga magagaling na mekaniko, syempre mas pinili ko na stock lang. Minsan nagbabiyahe ako, minsan gabi. Ayan, may mga lakad ako. Labo ng ilaw ko, as in na ang laki ng bike ko pero ang hina ng ilaw ko. May nakasabay akong Mio, ang lakas ng ilaw niya, nakisabay na lang ako sa kanya, nakibuntot na lang ako. Kasi medyo mahina yung ilaw natin, kaya mas minabuting yung bumuntot na lang sa kanya kasi siya naka ano eh. Ngayon napag-isipan ko, sinabi ko kay Mrs. na ganito, ganyan, kailangan ko magpa-install ng ilaw, although may kamahalan siya yung bibilin ko. Mas okay na yun for my safety. Dahil alam ko rin namang gumamit doon, syempre hindi mo naman siya gagamitin pagka yung sa pag may kasalubong ka. Alam ko naman yung ano nun, yung policy nun. So magpapalagay lang tayo in case na sobrang dilim ng lugar, dahil lang natin siya gagamitin kasi siyan talaga yung mga lugar na madidilim. Medyo malapit na tayo sa Vincitec. So may magsaysay lang siya along the highway. So ang labor doon is hindi ko alam kung magkano. I think 350 daw yung labor. Tapos yung ipapalagay kong mini driving light is 2,200. So mamaya, check ko na lang mamaya yung ano. Pakita ko sa inyo kung anong klase ng mini driving light. Then tatry natin mamayang gabi kung gaano ba siya kalakas, kung malakas ba talaga siya or hindi ko naman kailangan ng sobrang lakas. Ang kailangan ko lang is madagdagan ng konti yung vision ko pagkagabi kasi sobrang mahina talaga yung ilaw ko. Halogen pa kasi ito, hindi pa to LED. So mas mabuting magpalagay na lang tayo ng ganun para din sa safety natin, hindi lang para sa pangpa-style or although maganda naman talaga yung mayroong ilaw, pero mas okay yung ano, mas okay yung safety tayo pag nasa gabi kasi minsan talagang dyan lang sa, as in dyan lang sa may bandang unahang yan muna nakikita ko. So dito na tayo sa Vincitec. Ayan, dito. So kaliwa tayo dito. Medyo busy ata mo kung hindi magagawa. Check natin. Tanong natin kung magagawa ba or hindi. Kasi kung hindi magagawa, balik na lang tayo next day. Kaya kaya bang gawin? Papatakid ako ng mini driving light. Mini driving light. May installer ba kayo? Nagtanong kasi ako kanina,
Mura lang eh, nasa Toto yung ganyan dyan. Kung ano naman, makakapaghintay naman ako pagka busy pa yung installer. Ah, sige, hintay na lang ako. Ah. Baba. Bayaran. Apa? Oh, sige lang sir, okay lang po. Walang problema. Hintay na lang po ako. Okay, thank you. Mga sir, tapos na, so nailagay na ito siya, dito siya binracket, ayan, so solid naman siya, ayan, so ayan, alis na tayo, ayan na, wala na ako sir, pauwi na rin ako, ah, so ayan, siguro mamayang gabi try natin siya kung anong itsura niya mamayang gabi. Ayos na. Ha. Yellow. Dalawa. Dalawa, white and yellow, sabay. Ah. Ah, yung high niya yellow. Ah, white. Pinalagay ko white, tapos ang low niya yellow. Yellow. Ha. Yan ang white. Tapos ang ano niya, passing niya sabay na yellow, white. Alright, uwi na mga sir. So mamaya, check na lang natin kung sige sir, pauna na ako. Thank you. Shout out kuya. Salamat sa'yo. So ayun mga sir no, huwag sana tayong abuti ng ulan. Nakapagpalagay na tayo. So ayun, yung inabot yung ano natin, kasama na yung labor. Inabot tayo ng 3,200. Lahat-lahat na yun pagpapagawa. Labor, yung mga wire, syempre may switch. Tapos may mighty band, saka tape. As in all in, 3,200. So, gumastos din tayo isang 1,000. Lahat-lahat. Labor, saka yung mga wire. Ayan. Eh, solid naman yung pagkakagawa. Saka bumili rin tayo ng bracket. So, good na good na. Pwede naman si kuya yung nag-wiring, alam niya yung mga wiring, alam niya din yung mga code kung para saan. And ayan, shoutout sa'yo kuya, di ko natanong yung pangalan mo, so pag nagka problema sa kanya ko na lang ulit tadalhin. Ngayon pauwi na tayo, walang kuryente sa bahay. All is good. So mamaya mga sir, ano, itatry natin mamayang gabi, pakita ko sa inyo kung anong buga niya. Buga means gaano siya kalakas pagkagabi, di ba? Kasi pag ganitong umaga, hindi mo siya ma-appreciate eh. Mas ma-appreciate mo siya pag gabi, makikita mo siya. Gusto ko lang i-grab yung opportunity para magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin. Ayan, sa Chill Rides Motovlog. Madami-dami na rin tayo kahit na wala tayong masyadong upload sa channel natin, is nadadagdagan pa rin naman yung subscriber natin kahit pa konti-konti. So ayan, sa lahat ng sumusuporta sa channel ko, maraming salamat sa inyo. Ayan, huwag kayong magsawang sumuporta sa channel ko. Pa konti-konti, medyo busy kasi tayo ngayon. Pa konti-konti, mag-upload tayo. Bihira na rin kasing makapag-rides ngayon kasi medyo hindi maganda yung panahon dito sa Bicol. Lagi kasing umuulan. Tulad ngayon na yun, no? Medyo, kita nyo ba yun? Medyo maano ang langit, madilim.
eh hindi na tayo masyado makapag-rides. So ayan, sa lahat, siguro dito ko na lang tatapusin mo yung vlog na to. Till next time na lang, no, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo, Chill Rides Motovlog. Ayan, as usual, yung sinasabi natin, i-click ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos. So, paano mga sir? Hanggang dito na lang. Ciao! Yan, ito yung continuation ng vlog natin. Kasi sabi ko nga kanina, di ba? Medyo ma... liwanag pa kanina. So, ngayon, kung mapapansin nyo, dilim na. So, papakita ko sa inyo yung pre-install natin na mini driving light version 6. So ayan yung ano ko, yung stock light. So ito yung ano, mini driving light natin. So ayan siya. Ayan, yan yung low, then yung high, yan, sobrang liwanag, sobrang taas. So pag pinatay mo siya, kinunay ko siya sa passing light, sabay yung dilaw saka puti. So ayan, ayan, sobrang maliwanag siya. So try natin sa daan kung anong so ayan. Sorry, naliliwanagan ako sa kanya. Maganda yung ano niya, yung pinakang yung magkasabay yung dilaw sa kapote. Ayan, kung mapapansin nyo dito, ayan yung stock ko, yung stock na ilaw, then yan yung ganyan ka sa kaliwanag. So try natin dito. So ayan, try natin yung ayan. Okay, ito yung high, yung kasama yung yung magkasabay sila. Ayan siya, ganyan siya kaliwanag. Then pag yung puti lang, yan, makaganda. So patayin natin, may kasalubong. So ito, nabili ko siya ng 2200 version 6 siya, yun siya pinakang model. So medyo maambon, balik na tayo. So ayan siya guys, yan yung stock ko. Tingnan nyo kung gaano kahina. So babalik na tayo. Actually pinakita ko lang sa inyo kasi medyo maambon. Okay siya. Good na good. Napakaganda. Ulitin ko ulit. Para sa mga gusto magpalagay, ginawa ko siya yung ng bracket sa mga naka NK. Doon sa may parang baba ng radiator yung pinag-aanoan. So, ito yung ano niya, white. Ayan. So, di ba? Bumbo. Ayan. So, ito naman yung high. Boom. Ayan. Tapos pagsabay, eto. Ayan. So, ayan mga sir. Yun lang yung ipapakita ko sa inyo. At least napakita ko na. And, okay na siya. Ayan. Pakaliwanag niya. Diba? So, ligo na tayo. Dito sa amin. So, ayan lang. Okay na. Liwanag niya, di ba? Magkasabay yung ano niya, yung bright niya, yung dilaw sa kapote. Okay. Lakas. So, pasok na natin.